Hi guys, magandang araw. Welcome po kayo sa Crumb Tech TV. Bago tayo magsimula, please like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga video. Okay, tara, let's go! Magandang araw at welcome back mga ka-New Tech for today's video. Ang gagawin naman natin ay ChinaBoard CRT TV 21 inches. At ang problema nito guys ay putok yung power supply. Hindi ko na pinakita guys kung paano ko binuksan to kasi mahirap nga kapag nagsa home service ka. So ito guys, papakita ko sa inyo yung board na China board na pumutok yung power supply. Ito guys, yung regulator niya guys at ang partner na regulator na 3807. Ang regulator na pala guys na ginamit din dito ay D5038. So ito yung regulator na talagang sabog, pumutok ata to guys dahil sa pagbukas ko kanina guys, yung salarin pala ay ipis, pinasukan ng ipis at nag timing don sa dumikit sa ano niya, sa regulator. So putok yung fuse tsaka yung kanyang regulator. So, ang gagawin natin sa TV na to, yung first step natin, tinanggal ko yung mga sira. At pangalawa, dapat malinis to guys, yung mga carbon. Kasi nasilip ko sa transformer niya, may mga carbon guys na pumunta sa mga pin ng copper transformer, so kailangan nating malinis to guys ng maigi. At ito pa guys yung sa board, kailangan din malinis yan, pati yung dalawang ceramics na to ay nagkaroon din ng carbon, so kailangan malinis para pagpalit mo ng pyesa, siguraduhin malinis para di mag short ulit, sayang yung pyesa na kinabit. So ito na guys, nalinisan ko na at naibalik ko na yung chopper transformer niya from primary to secondary, so malinis na yan, wala nang carbon, pwede na tayong mag lagay ng pamalit na pyesa. At ito guys yung sinasabi kong regulator, D5038, tamang-tama. May dala ako na kaparehas nito na pwedeng ipalit sa pumutok na regulator. Ito guys, try ko nang ipalit. Ito na. So pinapakita ko sa inyo guys ang pyesa na to. So sana guys ay siguraduhin yung talagang advice ko ay pag ganitong sira, putok, siguraduhin nyo na walang magso-short ulit kapag nagkabit kayo ng bagong pyesa. So ito, nag-check tayo sa likod. So far okay naman, na-check ko na, clear na, at kinabit ko na din yung pyesa kanina na pumutok, pati yung partner na niya na transistor din maliit 3807. So try ko nang check. At ano pala guys, yung pinaka importante ay kailangan bago nyo isaksak, mag double check kayo guys, mag tester kayo ng supply sa capacitor kung may short ba. So wala, kailangan ma-clear yung mga short, supplyan mo yung 400 volts. Naka times 1 lang pala yan guys, naka times 1, lagay mo sa times 1. Dapat walang short yan guys. Kapag sa red at pumunta sa
negative at nagpalo pa, sigurado may short yan guys. So after nyan guys, check nyo na rin yung secondary guys, yung mga diode dyan, yung apat na diode sa supply, sa B plus, sa vertical, sa sound, at saka sa 5 volts na rin guys, switching, para sure na walang problema kapag isinaksak. Pasensya na kayo guys sa aking pag-tester, di ko na hindi nyo na halos makita kasi yun nga guys, nahihirapan ako sa pag hawak ng camera ko at saka sa pagsabay tester sa pyesa. So sabi ko na guys, yun lang yung mga diode, yung kapasitor at saka yung ano guys, yung resistor galing sa 160 volts na kapasitor papuntang flyback. Yun guys, importante din yun, baka magulat kayo na nag-a-under nga pero di mag-on, di maglabas yung display. So check nyo rin yun guys, yung one key na resistor. So far yung pag-test ko guys sa mga diode, okay naman. Kaya para sigurado, nag-check na rin ako guys sa taas na parte dun sa output. Chinek ko na lang yung horizontal out kung may ano pa, may short. To check ko muna yung resistor. So okay naman, di naman open, may connection naman. Kasi guys, kapag open yan, pag hindi yan tumalo, sigurado guys, open na yan. Ito na guys, nag-check na rin tayo sa horizontal out niya. At so far, okay na rin. Pag-check mo guys, pag nilagay mo yung pula sa pinakadulo, sa pinakataas na parte, magpapalo yan guys. Pero pag binaliktad mo, nilagay mo yung itim, yung negative sa dalawang gilid na yan, yung positive sa dalawang gilid, kabilaan, dapat guys ay hindi yan papalo. Kapag may pumalo dyan guys, kahit konti, check mo, naka times 1 lang yan, sigurado. Wag, may short yan guys, kaya i-double check mo muna yan bago mo isaksak ulit. So ito, pahirapan sa pag-tester at pasensya na kayo guys. Maingay guys na sa background natin kasi may gumagawa dun sa likuran. So far okay na ang unit natin guys, try natin kung iilaw ba. Okay, yun, umilaw. Kasi kapag di yan umilaw guys, siguradong may problema pa ang power supply. So gumana na ang TV. So hanggang sa muli, salamat sa panonood sa aking channel, ChromTech TV, at God bless.